Good news sa mga pops nating chopper. Ngayong sinimulan ng ipamahagi ang 7,200 pesos na fuel subsidy. Direkta itong ipinasok sa PPP cards. Pero tanong ng iba, paano naman yung walang card? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Matt Perez. Naging matinding pasakit sa mga chopper ng jeep ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo. Pero ang good news ngayon, may fuel subsidy silang matatanggap mula sa gobyerno. Paano ba ito makukuha? Nasa 136,000 na chopper ng jeepney ang target beneficiaries ng pangtawid pasado program. Maghahati sila sa 1 bilyong pisong pondo, kaya bawat isa makakakuha ng 7,200 pesos. Pero sa ngayon, 85,000 lang ang may aktibong PPP card. Isa na rito si Mang Antonio. Kahit paano, malaking bagay na raw ang 7,000 pesos na fuel subsidy. Makakatulong naman po. Kasi ang kinikita naman namin, napakaliit eh. 7,200 na yun, malaki talaga. Kaya lang, siyempre, kulang pa rin kung tutusin sa mahal ng diesel. Yun lang ang kapalit. Si Mang Rosalito naman, hawak ng operator ang PPP card. Pag pumasok po yung 7,200, paano nyo po makukuha yun? Paano nyo magagamit sa gasolina yun? Sasabihin namin siya, operator, na makapunan namin yung card. Pero si JR, problemado dahil walang card. Kasi ito po kasi sir, na bili lang po ng Pilasco. Okay. Kasi yung card hindi pa naibigay sa amin ng dating may-ari. Hindi na namin makontak sir eh. Para sa mga katulad ni JR, kailangan lang daw pumunta at makipag-ugnayan sa LTFRB Regional Offices. Pwedeng gamitin ng fuel subsidy sa mga gas stations na nakikiisa sa programa. Sa ngayon, nasa 78,000 na ang nakakakuha ng cash subsidy. Paano naman malalaman kung isa ka na dun? So yung mga may hawak po na card, tignan lang po nila sa account nila kung naipasok na po. Because Land Bank has already started crediting the amount of fuel subsidy sa kanilang mga accounts po. May paalala rin ng LTFRB. Again, we would like to put emphasis that this should be used for fuel subsidy, fuel purchases po. Malalaman daw ito ng LTFRB sa withdrawals at transactions nyo sa ATM card. Ang mahuhuling ginamit sa ibang bagay ang fuel subsidy, pwedeng ma-disqualify sa programa. Hindi man daw kalakihan ng fuel subsidy, makakatulong pa rin kahit papano. Tandaan lang mga paps na chuper na huwag itong gagamitin sa ibang bagay para hindi ma-disqualify sa programa. Mobile Journal, Matt Perez po. Hatid ang mukha ng balita.